Kuya, good morning po sa lahat ng traps may dala na tayo ngayon. Kape, asukal, mantika, sibuyas para sa bukid. Nung wala sa bukid. At nagpapasalamat po pala ako dun sa nagpadala ng bigas kay Paring Carlo. So, ayan, maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo palagi. So, let's go na tayo sa bukid mga traps. So, ayan, nakabili na rin tayo ng ulam. Ayan, palusong na tayo. At ayun nga, may nag-aararo nga. Almusal ang tanghali, nakabili na tayo. Doon po sa nagpabigay pala ng bigas kay Paring Carlo, okay lang po yun na kahit si Paring Carlo lang yun nabigyan nyo. Lubos po kami lubos po ako nagpapasalamat sa inyo kasi po malaking bagay po kay Paring Carlo yun. Saka po sabi ko nga, hindi forget na sa ibang bansa kumikita ng malaki. Po lubos yung pasasalamat ko at naalala nyo si Paring Carlo. So kami naman po, mas lalo na ako, okay sa akin yon, yung hindi mo nabibigyan lahat isa-isa, unti-unti, ganun. Kasi lagi ko naman sinasabi na kung sino yung merong pinabigay, huwag sasama yung loob ng mga kasamahan ko. Gawa nung yun, nakikita nila para dun sa tao na yun. Hindi lang naman ngayon yun. Bawat isa, syempre magkakaroon din sila. At meron na rin naman silang kanya-kanyang viewers. Kaya nagpapasalamat po ako. So, ayan, dun sa nagpabot ng bigas kay Paring Carlo. Maraming salamat po sa nagbigay ng bigas sa akin. Maraming salamat po. Ayan. Yun lang naman yung hinihintay natin na bawat isa kung magkakaroon. Dahil matuto silang magpasalamat kung ano yung meron at kung ano yung nandyan. So, ayan mga katrops, wali. Nag-i-spray ngayon ng talong. So ikakasa lang ni Tol Nariel yung drum, pupunuan ng tubig. Saka yung sitaw, mag-i-spray din tayo. Ayan yung ating talong. So ayan na naman yung hose mga traps. Putok. At magdudugtong na naman tayo. Ito yung lumang hose. Medyo mahina lang yung naunang napili pero kailangan natin idugtong, gawa nung kailangan makapag-spray tayo ng lahat, pati yung upo ng traps, didiretsuhan na natin. Para isang sprayin lang lahat kasi kung i-sprayin mo yung talong, hindi ka mag-i-spray sa upo, lilipat lang yung maninira nyan. Teka laman si na-spray na mga traps. Medyo malambot yung ply nung ano, nung hose na to. Ito naman mga inaano natin pang dugtong na to, magagamit din naman natin to pag
rin po pwedeng hindi tayo magdugtong dahil marahil tayong nispray. Ha? Preto yung iba kung gusto nyo. Eh wala, nag-text sila, nakabili na ako ng ulam. Bali, ang lumusong lang kasi ngayon, apat kami. Sila, si Meltong Vlog, hindi nakalusong at magpapahilot daw. Kaya ngayon ang nakalusong tulong na Riel, si Manchaga saka tayo. Ayan, si Kuya Boy yung nag-aararo eh uuwi lang din dahil nga yung araruhin na meron pa siyang araruhin, sabi ko bago niya araruhin grass cutterin muna namin para ilang dayos na lang din naman yun. Malinis. Saka malinis yung pagka-araro, pagka-nakadamp. Kailangan na ng maintenance ng talong kasi ano na yan eh. Yung mga bulaklak na. Tapos meron na ring ilang pirasong bunga. Di kailangan yan. Di natin mapapabayaan yan sa pag-i-spray para di tayo mapasok ng maninira at kumani tayo ng maganda. Dalawang host na kami. Ayan yung bunga ng sitaw mga traps. Kapal oh. Kita ba? Ayan mga bunga po yan. Ayan yung mga yan. Tapos ito yung maliliit. Ang kanyunan po kasi ng Bulacan White. Nagtatatlo. Ayan. Isang kanyunan po niyan, tatlo. Tatlo dalawa po ang kanyunan ng mga inilalabas niyang bunga. Ayan, kagaya niya. Sabi ko nga, hindi naman nakukuha sa ganda ng dahon niyan. Nakukuha yan dun sa pamumunga. Dahon, di ka naman kikita dyan eh. Hangad ng bawat isa dyan talaga bunga. Maparami yung bunga, mapaganda para lumaki ani. Ito kasi kagaya nung mga gumuguhit na yan, kumbaga sa ano eh, natural na lang sa sitaw yan, napipigil yan mga traps. Yun lang ang isa pa sa Bulacan White. Mientras naglalagas ang dahon, kumakapal ang bunga, ang inilalabas na bunga. Ayun, bali sila Tol na Riel doon sa may upo mag-spray. So, pag nangyari yung upo, pwede na tayong sumabay dito sa sitaw. Kasi yung hose na dalawa, na ikadkad na lahat dito, ayun.
hinihila ni Mantsaga doon. Kasi doon na nga sila mag-umpisa sa may dulo-dulo. Pag nayari na yun, makukuha na natin yung isang hose. Makakapagdalawang hose na tayo. Ay. Sa ano kanina, nung hindi pa natin naidudugtong yung isang hose, inispray nila yung talong. Ayun yung kalahati nun. Naispray na nila. So ngayon magdudugtong sila, yung upo tatapusin. Kasi yung upo, meron na rin bungang maliliit. Traws, nakakatuwa. Mga ilang araw na lang at aani na rin sa upo yan. So ayan mga traws, natabay na tayo kasi patapos na sila. Dalhin na rin natin ang spindle at ikakasa na natin dito. So ganyan ang naghahalaman mga traws. Kailangan mong gumastos para umani ka. Pagka hindi ka gumastos sa halaman, wala ka rin aanihin. Kagaya ngayon, ang halaga ng inispray namin is 980, 700, 1680 plus 200, 1880 tapos gasolina. Yun. Nasa kulang 2,000 yung ginamit namin gamot ngayon. Isang sprayan lang yan mga katrops. Kada mag-i-spray kami halos ganun ang inuubos niya. O kailangan naman ng halaman yon. Siyempre para umani tayo ng maganda. Hindi tayo aasar sa ibubunga lang niya. Ayan, tingnan ko rito. Okay na rito. Ayan mga katrops, spray, spray. Kulay blue. Ayan yung sitaw. Nabusan tayo ng gas sa makina kaya yun nagkakarga. Tayong bunga. Kumbaga saan talaga sisipagin ka eh. Sa nakikita mo sa mga bunga nila. Tapos yung mga bulaklak. Ayan, nagbigay pa ng mga bulaklak. Ayan, meron ng gas. Start na. Nadadali kaya o hindi? Tataas ka ng drum! Tataas ka ng drum. De! Hindi lang nilalam di si Karte. Ayun, nadali. Ayari na kami mag-spray mga katrops. Siguro nasa matagal din ini-spray yan eh. Yan. Okay na. So
nakaraos na naman tayo. Sikatan na naman ang araw. Sa 2 oras lang, okay na eh. Kaninang mag-start tayo mag-spray, medyo makulimlim. Sabi ko nga, sana huwag muna umulan. Umuulan naman sa hapon, kaya sa maga tayo nag-spray. Ano, isang drum. Konti lang yung natirang gamot. Dahil sa lawang nang ni-spray yan. Okay naman yan, isang karga lang. Hindi ka na magkakarga ng paulit-ulit sa mga drum na maliliit. Hindi to minsan lang. Okay na pala. Sakto ng alas 12. Ha? Sundahan niyo. Sigang na... Anong klaseng sigang yan? Sigang na adobo o... Paring Carlo ang... Ano ngayon? Nag-cook. Kain muna tayo. Bali nakabawas na tayo ng 3 dayos doon. At ilang dayos na lang itong natigira? Isa, 2. 4 dayos na lang. Ayan, tapos dito naman. Ito. Itong sa kalamansi. Bali, ino na lang namin to para pag nag-araro si Kuya Boy eh. Dire-direkyo na siya. Ito yung mga naunang tanim. Palilitawin natin. Ayan si Tol Nariel, kinultivator, yung pagitan naman ng upo. Ayan. May paring Carlo nandun sa may balag nagtatansi. Kami ni Manchaga nagkagrass cutter dito. So, start na tayo. Para tayo eh makayari na rito at makalipat tayo rito sa kabila. Dito muna tayo. Birahin ko na itong pinaka makapal para gusto ko ito yung mga ganyan eh. Yung makapalang damo. Ayan. Doon na tayo mag-umpisa. Ayan. Dalawang balik tayo dito. Ilan dayos pa ba ito? Pahinga muna natin itong ating grass cutter dito. Kailangan lang natin isa. 2, 3, 4, 5. O, 5 na lang. 5 dayos na lang. Ito naman eh, malinis na. Oh, traps. Ayan na yan. Ayan na yung mga nabal yung talong. Ganyan na yung size nila. Mga nauna naman. Ayan na. Ilan muna tayo. Ay.
tingnan, nasa araro pa na tulakan pa ng lupa sa tabing puno. Daob, ito yung daob ang tawagin. Mag-uulan man yan, wala nang kaso sa kanila kasi nakaipit na yung puno nila, tapos yung daan tubig nila medyo malayo na rin sa kanila. Alright, tapos na. Ayun yung nagkakalabaw. Limang dais na lang yung pinadayosan niya. Ayun. So ngayon hindi nakukuhang tumaas ng damo. Kadangkal pa lang eh. Tinitira na namin. So ito, may daan. Hindi namin tinitira talaga ng damo to, gawa nung pag nag-uulan, ayan o. Ayan o. Kakaho kayo. Kasi dinadaanan ng tubig, bumabagsak yung lupa. Ayan. Kaya ito, dinadamo man ito, grass cutter, inano lang. Yung parang pinipilay lang yung damo. Para tubuan siya ng damo, hindi masira yung pagbagsak ng lupa. Alright, tapos na tayo. Alam mo, so nakapag-spray na tayo. Nakapag-scatter na tayo. Tignan natin kung kaya pa natin magpataba sa mga kalamansi yung mga ginra-scatter natin. So yun mga traps, dito na nga tayo sa bahay. Yung orasan mo, 6:45. 4:30 pa lang ng hapon. Si parang Carlo, bali, naiwan pa siya sa bukid at mamaya pa raw siya uuwi. So, mamaya naman, pag medyo madilim-dilim na, tayo naman yung pupunta ron para magbantay din. Tapos, ito nga, yung panghakot ng gulay is dumating na rin. Lalagyan lang ng buho ito sa magkabila para magamit nila bukas panghakot ng sitaw. At muli mga katrops, hanggang dito na lamang yata simpleng video, at labas po ako nagpapasalamat sa naniniwala at sa nagtitiwala pa rin sa channel natin. Ayan, ingat po kayo palagi, saan man po kayo naroon. Tomorrow again, pitas na naman. Bye po.